yung may kadamay ka na ma-stress dun sa yung aftermath ng exam. Biggest challenge mo so far for being a TT student? Lights on or lights off? Bakit may ganito? Okay, lights off. Compatible ba ang medtech at PT? Feeling ko yes, kasi parang medyo aware kayo sa pinag-aaralan ng isa't isa. Like, if mag-first year, di ba, ang subjects ng medtech may anafi. Ang major ng PT, anatomy tapos physiology din naman. Magkahiwalay nga lang na subject, pero anafi pa din. So, feeling ko, mag-work kasi like, nakaka-relate kayo sa isa't isa. At wala kayong time parehas. Wala kayong time lumande. Busy kayo mag-aaral. Parehas kayo. Kung ang English ng pula ay red, bakit deoxygenated ang pulmonary artery? Okay po, so tapos na po ang mukbang. Nagkakaroon na po tayo ng question na academic. Super friendly plus napaka-approachable mo. Ayun talaga una kong napansin. Ang hirap pala pag assumptions kasi hindi ko alam nare ako. Niya ako. If you could give your younger self one piece of advice, what would that be? Siguro, enjoy mo yung mas bata ako kasi before excited na akong tumanda, dapat pala hindi. Totoo pala yung sinasabi dati sa amin ng kabataan. Huwag mong madaling tumanda. Amiss mo yung pagkabata mo. True pala. Ano pala, hindi ako next slide. Hindi ko naman alam na ganito pala yung mundo pag matandaan na. Nidumi pa. Tsaka ano siguro, enjoy your time with your parents kasi you will never know kung kailan sila mawawala. And mawawala sila at the most unexpected time kasi hindi mo naman inaasahan na mawawala sila. So feeling ko, yun yung i-advise ko sa mas bata na ako. Tsaka, wait lang. May naisip akong sagot kanina, nakalimutan ko. So kakain mo na. Piece of advice pala, one. Dalawa na yung sinabi ko. Nalasing ka na ba ng bongga? Hindi pa. How do you feel right now? I'm not okay. Wow, sobrang honest. Okay naman. Pero hindi. Anong pinakawalwal mong ginawa sa inuman? Walwal? Wala. First time. Ngayon, na 18 shots ako ng debut ni Kyla. Yun yung first time kong nakatikim ng alcohol. Wala, kasi hindi naman ako, like, hindi ko pa na-try. No, magwalwal talaga. Kamusta naman kayo ng jowa mo? Okay naman. Hindi kami ka-away. Hindi ko maalala kung kailan yung huling away namin na malala. Kasi hindi talaga kami nag-away. Hindi ko alam eh. Sana minsan meron. Siya mag-away. Char. Wala. Hindi. Hindi kami nag-away. So, sobrang okay kami. Tapos every night, nagko-call kami. Lalaro ML, ganun. Masaya ka ba sa PLM ka napunta? Ako, okay naman. Masaya ako nung sa PLM ako napunta. Pero yung PT kasi, sobrang unexpected na magpi-PT ako. Kasi, simula bata, sa utak ko, like nursing, ganyan, culinary. Basta hindi siya kabilang sa hinaba-haba ng listahan ng gusto kong maging in the future. Diba? Doon ako napunta sa hindi ko inisip na gusto ko. Pero kung sasagutin ko yung tanong, kung masaya ba ako sa PLM na ako napunta? Yes, masaya ako. Sobrang grateful ako na sa PLM ako napunta. Kasi una sa lahat, wala akong tuition na binabayaran. And ngayon, sobrang laki ng financial problem namin. And sobrang swerte ko na dito ako napunta. Kasi malamang kung like nag-FEU ako, CEU, or ibang private school, malamang naka-stop ako ngayon kasi hindi nga afford magbayad ng tuition. So, ayun. Thankful ako na sa PLM ako napunta kasi laking kabawasan ng tuition fee sa isang mag-aaral. Tapos, pangalawa, meron SAP, may allowance, te. Diba? Kung wala ka ng pangkain, may SAP ka. Siguro pangatlo is the quality ng education. Okay. Di ko alam kung nasagot ko na to. Favorite memory mo sa life mo. Wait lang, kain muna tayo. Sagutin na natin yung question. Madami. Siguro magbigay na lang ako ng ilan na maalala ko. Una, kada maghahanap kami ng pagkain ni Papa nung 10 oras ng gabi, o kaya
paghatid sundo niya ako. Ayun yung favorite memory ko kay Papa kasi lagi ko siyang kasama. Pero yun nga, ayun yung favorite kong memory na kasama si Papa and the rest na umaalis kami. Like nag-road trip sa sasakyan, nakakamiss. Na ang sarap mong balikan na sana susulitin mo pa kapag nabalikan mo, diba? Pangalawa, siguro, wala akong ibang maisip kundi yung pag umaalis kaming tatlo. Ako, si Mama, si Papa kasi lagi kaming tatlo magkasama dahil nga wala na yung mga kapatid ko dito sa bahay. Ako na lang yung natitira ng walang pamilya dahil din sa age gap, may kanya-kanya pamilya na sila. Tapos ako na lang naiwan dito. So, lagi kami magkakasamang tatlo. Lagi ko silang kasama, lagi nila akong hatid sundo, ganyan. Ano pa ba? Yung nagmawa kami ng jowa ko lately, yun yung isa sa favorite memory. Tsaka pala kapag kasama ko yung friends ko, W, ganyan, or yung Jurassic, kilala mo nila kung sino sila. Masa sila sila, kasi pag kasama sila, laging happy-happy lang, tawanan. So, ayun, ayun yung mga favorite memory ko sa buhay. Masaya po ba mag-PT? Masaya mag-PT, pero yung mga workload, yung load ng mga aaralin mo, lalo na kapag natambakan ka, tapos magkakaroon ka ng konting backlogs, magugulat ka na lang na iipon na sila sa sobrang dami na kailangan basahin at isa ulo. Ayun yung mahirap, pero masaya maging PT. Lalo na siguro kung PT ka na talaga. Yung mapapagaling mo na yung pasyente mo. Bakit PT kinuha yung course? Bakit nga ba? Napagtanong din, ano? Hindi ko alam, kasi hindi ito talaga yung first choice ko. Like, kung magpipremed ako, sabi ko, gusto ko nursing. Kasi nga yung patient care, ganyan. Yun yung gusto ko talaga. Pero ayaw ni Mama, tatanggap ako, nailipat ako ng PLM sa PT, tapos natanggap nga. And ayun, eto na ako. PT student na hindi ko pinlano before, kaya siguro nung first sem, sobrang overwhelming para sa akin ng PT. Kasi hindi siya madaling kurso, lalo na nasa PLM din siguro ako. Tapos sobrang ano rin ang CPT. Like, excellence not average nga. Sa hashtag pa lang, diba? Siguro ayun. Ayun yung rason kung bakit sobrang na-overwhelm ako nung first sem, yung first year. So ayun, hindi ko masagot yung bakit PT kinuha kong course. Kasi hindi ko to pinlano. Hindi ko to pinangharap. Napunta ako dito. Parang biglaan lang. Feeling ko nga, kung hindi nagkaroon ng pandemic, hindi ako PT talaga. Hindi kasi ako, hindi ko pinanong maging PT. Hindi ko pinangarap maging PT. So, tingin ko, kung hindi ako, siguro nasa medtech ako, ganun, or kung culinary, ganyan, or com arts, filming, siguro doon ako mapupunta kung hindi man ako nag-premed. Kaya hindi ko masagot yung bakit PT yung kinuha ko. Kasi nga, yun nga, hindi ko nga siya kinuha talaga literal na, ito, planado na pag tungtong ko ng college, kailangan maging PT ako, magiging PTRP ako, ganyan. So, ayun, biglaan lang. And so far naman ngayon, nagugustuhan ko na siya. Anong pinaka-wild kong ginawa? Siyempre, hindi ko sasabihin, wild nga eh. Nasagot ko na ba to? Important lesson you have learned so far? Huwag madaliin yung mga bagay-bagay. And kung gusto ko, kung may pangarap man ako, kailangan to pa rin ko yun. At hindi madali makuha yung bagay na gusto mo. Kapag minadali mo makuha yung gusto mo na yun, madali rin siyang mawawala sa'yo in the future. So, ayun yung natutunan ko so far sa ngayon, sa buhay ko ngayon. Huy, bakit may mukbangin mo ako? Chicken to ba? Okay, ilang taon na kayo ng jowa mo? So, 3 years na kami ngayong March. Kaka 3 years lang namin. So, ayun. Saan ka pinaka nahirapan yung college or sa PT? Siguro, nung first sem, dahil first sem lang naman ang pagbabasihan ko. Nung first sem, sobrang nahirapan ako sa physiology. Physiology talaga yung iniiyakan kong subject. Nakaramdam ko, pinaramdam sa akin physiology na sobrang bobo ko. As in, feeling ko din, hindi pa yun yung pinaka-best effort ko dapat na maibibigay. Like, I feel like, meron pang mas best effort dun kaysa sa nabigay ko. Pero dahil nga, sobrang down ako, like, umuulan na anxiety, breakdown, ganyan. Hindi ko lang gagawin ko, hindi ko lang unahin ko. Parang kalat-kalat yung focus, parang ganun. Kaya siguro naging ganun.
Pero doon talaga ako sobrang nahirapan. Buti nga hindi ako bumagsak. Umiiyak ako. Minsan sabi ko kay Benjo, ayoko na, magka-file na akong lowa, ganyan. Pero, ayun, minamotivate kasi ako nun like always. Tapos sabi ko nga sa kanya, kahit makatres lang ako, wag lang akong bumagsak. Pasang-awa lang, solve na. Pero so far, hindi man ako mabot ng tres or 2.75. Thankfully, nakasunasurvive ko. Sana ngayong sem ulit masurvive ko yung mga majors ko. Pinaka-proud ako na nagagawa ko everyday. Ang pinaka-proud siguro ako, kasi may planner ako, yung sa Starbucks. Tapos, di ba may mga dates yon, yung ganyan-ganyan siya. Tapos, yung blanks nun, dun ako nagsusulat everyday ng thoughts ko, random thoughts ko everyday, aspiration ko, kung ano ba nangyari ngayong araw. Sinusulat ko yun araw-araw. So far, hanggang ngayong March, from January 1 hanggang ngayong March, nagagawa ko siya everyday. So, nakaka-proud. Sabay ko lang, katabi kita, or nasa malapit ka sa akin, pero lakas ang tulog ng bibig mo. Yun, pet peeve. Dream ko. Anong dream ko? Ang dream ko, maging successful. Sinabi ko sa sarili ko, like, kasi syempre hindi ko hawak yung parang tinadhana sa akin na kung ano ba ako dapat sa buhay ko. Like, syempre, yung mga decision natin, yun din naman yung mga nangyayari. Pero like, malay mo, hindi pala ako para maging doktor. Sinabi ko sa sarili ko na hindi man ako maging doktor, kailangan magkakaroon ako ng sarili kong ospital. Or like, anong tawag doon? Yung may investment sa isang ospital. Parang ganun. Tapos, magiging successful ako kahit anong mangyari. Magiging CEO ako. Ayun yung sinabi ko sa sarili ko. Ayun yan. Hindi man ako maging doktor, hindi man ganun yung parang tadhana ako, magiging successful ako. Yun yung sinasabi ko sa sarili ko lagi. Parang ang OA ko naman. Pero yun, yung sinasabi ko talaga sa sarili ko. Spit or deglutition? Deglutition! Joke lang. Kamingay. Yari ako sa nanay ko. Sabi ko na lang pinagsasasabi ko. Sino pinaka-pogi mong kaibigan at bakit si Marco yon? Kasi hindi si Brian. Grabe ang buhay, no? Sobra. Ang bilis-bilis. Like, puta kasi yung yung pandemic kasi na to eh. Pero kung tutusin, no? Random thought, kung hindi ganito ka-incompetent yung gobyerno natin, hindi maraming buhay yung masisira dahil sa pandemic. Kasi kung maayos yung response nila sa virus, kung maayos na hindi lang puro lockdown, di ba? Hindi magkakaganito yung mga tao. Like, magkakaroon ng problema yung mga tao na sobrang laki. May balak ka bang mag-shift? Kino-consider kong mag-shift. Sa ngayon, parang nag-enjoy ako kasi nag-advanced study ako. Na-enjoy ko yung pag-aaral. Hindi ko sure kapag may pressure na nakasama yung... Kasi pag-advanced study, syempre, literal na at your own pace. Pero pag ayan na yung mga deadlines, exams, doon na yung nag-breakdown. Kino-consider kong mag-shift kasi, di ba tulad nga nung sabi ko kanina, like, hindi ito yung talagang gusto kong kunin sa college. Kaya kino-consider kong mag-shift kung kaya sa susunod. Pero kung iniisip ko rin yung mga magiging consequences nito kapag nag-shift ako. So, ayun. Pero kino-consider ko talaga mag-shift. Hindi ko nga lang alam kung saan. Like, ang dami ko kasing gusto. And yung iba kong gusto, like culinary, hindi naman siya sa PLM. Ang dami mo kasing kailangan i-consider doon. Like, financial, diba? Saan mo nakikita mo sarili mo except sa PT? Let's say, except na lang sa pre-med, na kahit anong pre-med courses. Pero kung kasama pre-med, siguro kung ibang pre-med ang usapan, nursing. Nursing talaga kasi gusto ko. Tapos kung hindi naman pre-med courses, siguro it's either business, culinary, or film. Dun sa tatlong yun. Experience po sa PT course. Experience. Hindi ko in-expect na ganito siya kahirap. Like, wala naman kasi madaling course. Nakakatawa talaga kasi, di ba, syempre, nung kunwari mga grade 12, grade 11, malapit ka na mag-college, mag-take ka na ng mga entrance exam. Bago ka pumili ng mga courses na ilalagay mo dun sa application mo sa isang college or sa isang university. Kunwari,
pinagpipilian mo mga BS Bio, Civil Engineering, ganyan. Sinesearch ko, kunwari, mga vlog ng nursing students, anong ginagawa ng mga medtech, anong ba yung parang curriculum ng dentistry. So, ayun, nag-research ako ng mga tungkol dun sa mga course na kinoconsider ko. Pero, pucha, napunta ako sa PT. Itong PT, never ako nag-research tungkol dito. Tapos kaya yung nag-experience ko tuloy ngayon, nahihirapan talaga ako kasi like, hindi ako fully aware. Like, lately ko na lang nakapag-research, ganyan. So, ayun, yung experience ko, naging mahirap siya talaga. Do you recommend PT as a course? Yes, na-recommend ko siya. Lalo na kung pangarap mo maging isang healthcare worker or maging med student. Ang ganda ng PT. Lalo na kung magaling ka sa mga pag-intindi ng mga concepts, pag-memorize. Kasi sa anatomy, yun talaga yung kailangan, yung pag-memorize. Tapos sa physiology, yung pag-iintindi ng mga concepts ng system ng katawan natin. Ganyan. So, ayun, malaking advantage kung ganun ka na. Kasi ako, hindi ako ganun. Gagi, ang daming tanong. Hindi ko na yata masasagot lahat kasi, di ba 8 something pa ng kanina? 1 hour na yata ako nag-film, 9:34 na. Alam nyo, hindi ko alam kung sagot ko ba ng maayos yung mga question nyo. Ate, what did you feel po dati na halos kalahati po ng Team Humility or yung party list namin na Humility nanalo sa SCB? Miss you, ate. Sobrang happy ko that day kasi sobrang nakaka-proud, lalo na, di ba, ako yung president ng party list natin. Sobrang saya ko nung araw na yun kasi para akong nanay na nanalo yung mga anak ko. Parang ganun yung nafe-feel ko. What are your plans after college? Di ka sure kung matatapos ko yung college. Sige, syempre board exam. Kung kaya pa, siguro magdediretso na ng med school. Kung kakayanin. Pero ay, nagda-doubt pa ako ngayon kasi syempre, first year pa lang, hirap na ako. Pero, ayun. Kung kakayanin, dediretso ng med school. Or if hindi, magtatrabaho muna as PT, magpa-practice ako as my profession. And mag-enjoy sa life kasi ang tanda ko na ngayong year magto-20 na ako. Pero sobrang dami ko ng plano sa buhay, like mga plan A, plan B, plan C, ganun. Kapag hindi man ako makapagtapos or ang daming problem, mag-working student, yung mga ganun, ang dami kong plano. Pero so far, sa ngayon, yun yung plano ko after college. So guys, dito ko na tatapusin tong mukbang. Hindi ko na matatapos lahat ng questions sa IG and sa Messenger. Kasi medyo madami pa yung tanong. Tapos, what time na din? Itutuloy ko tong food sa baba. And ayun lang muna for today. And kung gusto nyo umorder sa Legendary Wings, check nyo yung Facebook page nila. So ayun lang. Thank you for watching. And I hope na nag-enjoy kayo. And if you do, please like, comment, and subscribe to my channel. And click the notification bell button para notified ka whenever I upload a new video. Bye-bye! Thank you! Kakain pa ako.